Mula sa bulwagang pambalitaan ng Philippine Information Agency Mimaropa, narito ang Mimaropa. Mimaropa. News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the Go. Ang araw-araw na balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque para sa edisyon ngayong araw ng Lunes, 15 sa buwan ng Marso. Sa ulo ng ating mga balita, update sa COVID-19 cases sa rehiyon, alamin, Mayor Tria nanawagan sa publiko ng ibayong pag-iingat, COVID-19 cases sa Mamburao patuloy ang pagtaas, bagong Calapan City District Jail pinasinayaan, RFID installation caravan isasagawa sa Bayan ng Buwak, Marinduque. AstraZeneca vaccines dumating na sa lalawigan ng Romblon. Canvassing ng resulta ng plebisito sa Palawan nagpapatuloy. Sa regional news, 160 bilyong programa at proyekto inaprobahan ng RDC para sa fiscal year 2022. Sa national news, FDA bibisita sa Russia para evaluate ang Sputnik V. Sa ating for your information, ikaw ba ay isang misogynist? Alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health ni Maropa Tracker na may petsang Marso at 13. Sa ngayon, ang Mimaropa ay mayroong 97 COVID-19 active cases. Ito ay matatagpuan sa Oriental Mindoro na nakapagtala ng 59, 21 sa Occidental Mindoro, ito sa Romblon, 6 sa Puerto Princesa City, 2 sa Marinduque, 2 rin sa Palawan. Sa total cumulative cases, may kabuuang 2,752 total cases sa Mimaropa region na may total local transmission na 2,198 at imported na 554. Ipinapaalala sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng precautionary measures tulad ng palagiang paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinahiram sa iba. Sa Occidental Mindoro, nananawagan si Mamburao Mayor Lynn Tria sa publiko na iwasan muna ang paglabas ng tahanan kung hindi naman kailangan. Bunsod ito ng biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Ayon sa alkalde, sa kasalukuyan ay 19 na ang naitalang local active cases at sa pagtaya ng Department of Health ay tataas pa ito. Sinabi din ni Mayor Tria na 78 pamilya ang kanilang mahigpit na binabantayan matapos ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo. Ayon pa sa punong bayan, simula ngayong araw 15 ng Marso, iiral ang ECQ sa Barangay 7, Poblasyon at MECQ sa katabing barangay sa East, mga lugar na may mataas na bilang ng kaso. Hinihimok din ni Tria ang mga barangay sa Kanayunan na huwag munang bumisita sa poblasyon na itinuturing ngayong epicenter ng COVID-19 sa nasabing munisipalidad. Sa Oriental Mindoro, pinasinayaan at binasbasan kamakailan ng bagong dalawang palapag na Calapan City District Jail na matatagpuan sa Barangay Sapul kasama si City Mayor Arnan C. Panaligan. Ang gusali ay nakatayo sa 1,500 metro kwadradong lupain na ipinagkaloob ng Calapan City LGU sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na siyang mga ngasiwa sa nasabing pasilidad. Ito ay mayroong 350 double deck na kama at may kapasidad na 700 inmates. Ang mga koneksyon ng kuryente, linya ng tubig at pagpapakongkreto ng daanan patungo sa lugar ay sasagutin naman ng lokal na pamahalaan. Sa Marinduque,
nag-organisa ng Auto Sweep and Easy Trip RFID Installation Caravan ang pamahalaang panlalawigan ng Marinduque na nakatakdang isagawa sa Moriones Arena sa Bayan ng Buwak sa darating na March 25 to 26. Ito ay upang hindi na mahirapang pumila para makakuha ng RFID ang driver o may-ari ng isang sasakyan na bibiyahe sa Metro Manila. Matatandaan na base sa Department of Transportation Department Order Number 2020-012 na epektibo mula 13 ng Agosto 2020, ang Toll Regulatory Board o TRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO ay inatasa na gumawa ng proseso upang mas mapabilis ang transaksyon at ang cashless transaction sa mga expressways. Kayo po ay sumusubaybay sa Mimaropa News on the Go. Mula sa pinagmulan, panlabas na anyo, pananamit, trabaho, estado sa buhay, desisyon at pananaw, huwana, malaya kang maging ikaw. Ito ang magandang mensahe na gustong ihatid sa inyo ng Philippine Information Agency sa pagdiriwang ng Women's Month. Panuurin po natin ito. Hindi sa pinagmulan. Hindi sa katangiang pisikal. Hindi sa pananamit. Hindi sa uri ng trabaho. Ni hindi sa desisyon sa buhay. Nasusukat ang dignidad at halaga ng kababaihan. Dahil basta babae, mahusay, maabilidad, matapang. Matatag, maaasahan, mapagmahal. Kaya huwana, magtiwala sa sarili, manindigan sa iyong karapatan, at tahakin ang nais mong daan. Dahil malaya ka na maging ikaw. Pagpupugay sa lahat ng mga dakilang huwana, huwana laban sa pandemya. Kaya! Sa Romblon, dumating na sa probinsya ng Romblon ang abot sa 280 vials o katumbas na 2,800 doses ng COVID-19 vaccines na gawa ng British Swede pharmaceutical firm na AstraZeneca kahapon araw ng Linggo. Sakay ng Montenegro Line, sinanggap ito ng mga tauhan ng Department of Health at ng Romblon Provincial Hospital. Pagdating sa Romblon, diniretso ito sa Romblon Provincial Hospital kung saan nakalagay ang cold storage facility ng provincial government at dito mamamalagi habang inaayos pa kung saan-saan mga lugar ito dadalhin. Ang mga bakunang ito ay kasama sa vials na natanggap ng gobyerno ng Pilipinas noong Marso 4 mula sa COVAX facility. Matatandaang noong nakaraang Linggo ay nakatanggap naman ng 750 doses ng COVID-19 vaccines ang Romblon mula naman sa Sinovac ng China. Sa Palawan, patuloy ang isinasagawang canvassing ng resulta ng plebisito sa Palawan na naganap nitong araw ng Sabado, Marso 13, 2021. Ang canvassing ay isinasagawa ng Provincial Plebiscite Board of Canvassers o PPBOC na binubuo ni Comelec Palawan Provincial Election Supervisor Attorney Urbano C. Arlando bilang chairman, Provincial Prosecutor Attorney Allen Ross Rodriguez bilang vice chairperson, at Attorney Maricar M. Tan ng Register of Deeds bilang miyembro. Isinasagawa ito sa session hall ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Dahil sa manual voting at canvassing ang naganap na plebisito, kung kaya't matagal bago makarating sa PPBOC na nasa lungsod ng Puerto Princesa ang mga resulta mula sa malalayong munisipyo ng Palawan. Sa pagpapatuloy ng canvassing, nabilang na ang mga Municipal Certificate of Canvass of Votes sa Bayan ng Nara, Brooks Point, El Nido, Aborlan, Sopronio, Española, Rizal, Batarasa at San Vicente. May 23 munisipyo ang bumoto sa plebisito maliban ang highly urbanized city ng Puerto Princesa. Inaasahan ng COMELEC na matatapos bukas at maideklara kung no votes o yes votes ang nanalo sa plebisito. Sa regional news,
umabot sa 160.5 billion ang inaprobahan at inendorso mga programa at proyekto ng Mimaropa Regional Development Council First Full Council Meeting para sa taong 2022. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Romblon Governor Jose Riano bilang kasalukuyang chairperson ng RDC na dinaluhan din ng iba pang gobernador sa rehiyon, mga municipal mayor, state universities and colleges at mga kinatawan ng mga regional line agencies. Isinumite ang mga programa at proyekto ng 45 regional agencies, state universities and colleges at mga LGUs para sa pagpapatupad nito sa 2022. Pinakamalaking bahagi ay nakalaan sa infrastruktura na nasa 127.6 billion pesos. Sa national news, magpapadala ang Food and Drug Administration o FDA ng team patungong Russia upang bisitahin ang manufacturing facility ng Gamaleya Research Institute na lumikha sa COVID-19 vaccine na Sputnik V. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, bebiyahe patungong Russia ang dalawa o tatlong miyembro ng team sa ikatlong linggo ng Marso. Ininspeksyonin o iinspeksyonin aniya ng team ang pasilidad para suriin ang good manufacturing practice. Sinabi ni Domingo na bahagi ito ng pag-evaluate sa application ng Gamaleya para sa Emergency Use Authorization o EUA. Wala pang eksaktong time frame kung kailan didesisyonan ang EUA application ng Sputnik V at dedepende ito sa resulta ng inspeksyon. Samantala, hindi pa sinisimula ng evaluation sa Chinese pharmaceutical firm ng Sinopharm dahil hindi pa ito nagbabayad ng application fee at wala pang tugon matapos bigyan ng listahan ng requirements. Sa ating for your information, narinig mo na ba ang salitang misogyny? Ito ay ang pagkamuhi, pag-ayaw o pagtatangi sa kababaihan. Ang misogyny ay Greek word na maisen o mapuot at gyne ng ibig sabihin po ay babae. Ang mga misogynistic tendencies o ang may mga misogynistic tendencies ay kadalasang naniniwala na mas mababa ang babae sa lalaki. Kapag hindi mo nirerespeto ang mga babae at pangatlo, kapag nananakit, nangaabuso at nanggagahasa ng mga babae. Kung ikaw ay nakararanas ng pang-aabuso o may kakilalang biktima ng domestic violence, makipag-ugnayan o pumunta ka sa municipal city o sa municipal or city social welfare office o sa women's desk ng inyong lokal na PNP o kaya i-report online sa gbvcovid.report. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Ako po si Romeo Matar Jr. ng Philippine Information Agency. Hanggang sa araw ng bukas, magandang hapon. Mimaropa. Narinig ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawigan ng Mimaropa. 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 News on the Go. News on the Go. On the Go. News on the Go. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa.